Hello guys, good morning. Welcome back to my channel again. So, nandito naman uli guys. Kagigising ko lang ngayon para mag-breakfast. Ang gagawin ko guys, mag-ano ako ng limon, maghihiwa, gawa ng masama pakiramdam ko. Kaya, to slicing ko to para lagay ko sa mainit na tubig kasi wala tayong sis guys, kailangan natin lumaban sa kalagitnaan ng pandemic. Kaya ito guys ay gamot talaga to kasi kailangan nating magpalakas kasi malayo tayo sa ating pamilya. Yan, nagawa ko na guys to ngayong umaga na to, itong lima na to. Kailangan natin to ilagay dito sa glass, sa tasa. Tapos lagyan natin ng maligam-gam na tubig o mainit para inumin. Tapos lalagay ko ng asin kasi masama ang pakiramdam ko ngayon. Gawa nung may sipon ako. Tapos yan, asin. Yan lang guys ang iniinom ko. Pag masama ang pakiramdam ko, kailangan, hindi na kailangan pa pupunta pa ng ospital, magpapa-check up, gagastos ka na naman ng pamasahe. Ito, simple lang ang ating kailangan. Kailangan lang natin mag-ano ng lemon para protect lang sa ating katawan, para hindi tayo mawalan ng lakas. Kailangan natin paglaban ng ating sarili as malayo tayo sa isa't isa, lalo na dyan sa Pilipinas. Good morning sa inyong lahat. Ito na naman, kagigising lang at magbe-breakfast ako kasi nagugutom ako gawa nung masama ang pakiramdam ko ngayon. Kaya kumulo na ang tubig, kumulo na, tapos lalagyan ko na to ng aking asiyan yung iinumin ko ngayon after ng breakfast ko, after ng kain ko. Kailangan ko na naman itong gamot na to. Ito yung gamot dito sa Qatar. Ito yung tinatawag nilang Panadol, para ito yung iinumin mo pag masakit ang katawan, ulo, lahat ng dito na. Pero mas dabis ang gamot sa Pilipinas. Kasi ito, hindi naman ako hiyang dito ng gamot dito. Yung gamot na iniinom ko sa Pilipinas, doon hiyang ako. Kaya naubusan ako ng stock ng gamot na yon. Kaya ito na lang inumin ko dito. Itong Panadol na to. Yan guys, ngayon mag-start tayo ng breakfast. So kailangan natin muna manalangin. Yes, Lord, salamat naman sa mas na ito. Hindi siya naman pagkain sa harap ng tulad ng kalakasan ulit sa aming katulad. Salamat Panginoon sa panibagong araw, sa panibagong pag-asa Panginoon. Salamat Panginoon sa kalakasan na ipinigay mo sa aming Lord. Ikaw Panginoon ang siyang pumili sa kalagit na alugad. Loobin mo kamamaling ang banal na makamangayang bigo at ilayin niyo kumulod sa mga sakit na kumakalat sa pangunod. Sa inyo namin pinagkatiwala, Lord, ang araw ng Sabado. Sa inyo namin pinagbalik ang pinakamatas na patuloy at pagsamba sa tayong pangalan ng Yesus. Ngayon guys, nakapag-pray na tayo para sa Panginoon, sa ating pasalamatan natin siya dahil siya yung nagbigay sa atin ng lakas. Ngayon, kung kakain na tayo, start na natin ng kain. So, ang ulam ko guys ay itlog, crumble na itlog, tapos sardinas. Akala nyo ba masarap ang buhay abroad? Tapos, ang pangat ngayon, kailangan may katuwang siya na baguong, tapos may katuwang siya na Milo. Yun guys, ngayon sa magang ito, mag-start na ng pagkain. Yan sa mga Pilipinas, kain muna tayo, breakfast muna tayo. Yan, kumusta naman po kayo dyan lahat? Kailangan natin mag-ingat sa isa't isa kasi hindi pa natin masasabi kung kailan matatapos ang pandemic na ito. Kailangan natin talagang lumalaban sa kalagitnaan. Kailangan nating maging matatag sa lahat ng mga pagsubok na dumating sa ating buhay, dahil ang Diyos
hindi nagkulang kailanman, hindi niya tayo pinabayaan kahit tayo ay nasa kalagitnaan, dahil kasama natin siya sa oras-araw ng ating buhay. Pero alam ko, mga guys, patuloy pa rin tayo manalangin, dahil number one ang panalangin, dahil yun ay sandata natin, dahil kung ano man yung mga problema natin sa buhay, tawagin lang natin ang Panginoon, dahil ang Panginoon ay tutugon lahat sa ating mga pangailangan. Kailangan huwag natin kalimutan ang nasa itaas, dahil ay siya yung gabay natin sa araw-araw, lalo na sa ating trabaho, lalo na sa ating mahal sa buhay, na malayo man sila sa piling natin, pero samahan pa rin natin sila ng dasal, lahat ng ating mga kasamahan sa church, na ipagpapray din natin sila sa kanilang kaligtasan, lalo na sa pinagdaanan natin ngayon sa mundong ito, na maraming mga pagsubok na hinaharap natin na hindi maganda, pero bagkus man sa lahat, kinaya pa rin natin, dahil wala tayong magagawa kundi ang Diyos ay kasama natin sa oras, sa araw-araw. Pero hindi pa rin tayo niya pababayaan kung ano man ang ating mga at ano man ang ating pagkukulang, pagkakamali, ay siya pa rin ang ating tinatawag sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. So guys, kakain na muna tayo kasi tapos na tayo sa pag-prepare, tapos na tayo sa pagbibigay ng guys, nakikita mo na naman tong ulam namin, sardinas yan, tapos ito itlog na crumble yan. Yan guys, akala nyo ba masarap ang buhay OFW dito? So hindi nyo lang na alam na mahirap din, pero ito okay na sa amin pag may pag-ulam na ganito. Alam natin yung bago ang araw-araw yung bagoong kasama natin yun sa pagkain. Yun. Ako kung paya si Corinte, Gable, Bugas. Ano ba pati mo pinitin sa Ligasa? Ay, pagkinatong sa sour, pagkinatong sa steak sa magsibig. Lahat kayo dyan, kain tayo. Yan, nagigising ko pa lang yan, ha. Tignan mo lang tsura kung hindi pa, wala pang ayos yan, wala pang ligo, wala pang suklay yan. Yan. Magulo pa rin yan. Kasi mas lama pa rin pakiramdam ko ngayon, gawa ng sipan ko. Alam. Kaya ito yung aking iniinom na limon. Ito yung ginagawa ko ngayon. Yan, laging araw-araw. Kasi nakakatulong din sa ating katawan, yan, sa health natin. Kasi the best din yan sa lahat ng paglaban sa virus. Marami yung kinakain. Dapat kailangan ko dapat igigisap yung sardinas. Ngayon lang problema. Nabuksan na nakasama ko. Sabi ko, naku, hindi na natin igigisap yan. Lagyan ng noodles. 3-8 na lang yan. Nabuksan na eh. Kasi gutom na. Ayan na, direct na. Malamig na agad yung Milo ko. Eh, kanina ko pa yung tinimpla, guys, yung Milo na yan eh. Nilagay ko lang dyan. Pa,
Diyan sa Pilipinas po pala, mag-iingat kayo dyan. Hindi pa natin masasabi kung kailan matatapos ang pandemic. Hindi natin masasabi kung matatapos na itong buwan na to. Pero kailangan lang natin mag-stay sa bahay para iwas tayo sa mga kumakalat na sakit dyan. Ngayon lalo na dumadagdag pa ang bilang ng case dyan sa atin sa Pilipinas. Kayo dyan, huwag masyadong matigas ang ulo, pero kailangan natin sumunod sa protocol ng ating government, kaya para naman din sa ating pakanan sa lahat diyan sa Pilipinas. Good morning din sa lahat kung nanonood ka man sa vlog ko. Yan, huwag mo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Marami pa kayo ma-update ng mga videos sa aking vlog. Kaya ito, tuloy pa rin tayo dito, kahit malayo tayo sa isa't isa, laban pa rin mga guys. Lumaban tayo sa kalagitnaan ng pandemic. Ito, ngayon kami, malakas pa rin, kahit may karamdaman, lumalaban pa rin kami. Mas mahirap, kami lang mag-isa, sarili lang namin, kahit kinakaya namin, kahit kami ay nanghihina, lumalaban pa rin kami. Kaya ito lang ang labis kong kayo mong iniinom, itong lemon. Parang ginagawa ko na rin yung tea, ginagawa ko na yung kape araw-araw, guys. Kaya kailangan natin pala mag-diet. Hindi naman tawag ang diet nito eh. Isang pinggang kanin naman. Eh, paano mag-diet? Lamon ng lamon. Kasi masarap ang bagoong. Yan, sarap ng pagkain na yun. Itlog. Crumble na itlog. So, naubos ko na. Akala ko pa, ito hanggang tanghalian, hindi na pala abot eh. Kaya ubusin na lang. Tapos laging may katuwang sa uma pag kumakain yan guys, o bagoong Florence yung guy from Balayan, Batangas. Yan, magpapaalam na uli ako. Sa next vlog na naman tayo magkikita ulit. Thank you for watching, guys.